Okay. Magandang hapon mga boss. At andito na naman tayo. Welcome back to our channel, YouTube channel. At tatalakayin po natin at bibigyan natin pansin at ibabahagi namin ang aming kaalaman sa pagpapakain. At andito po tayo sa aming maliit na figure farm. At sa pagtatalakay po nito ay may kaunti rin po kaming ibabahagi at alam po namin na maraming expert kaysa sa amin, pero doon sa mga hindi pa expert, ibinabahagi namin ang tanging pamamaraan na aming nalalaman sa pagbababoy. At ito nga po, bago po ang lahat, ay shoutout po muna sa aking brother sa Canada, kay Andy. Shoutout din po kay Albert Palunsan sa Italy. Shoutout po sa aking mga tropa. Shoutout sa bumubuo ng Boys at the Back. Kumusta kayo dyan? At maraming salamat sa inyong sa pag-sponsor ng aking gadget. Salamat po sa Boys at the Back, lalong-lalo kay Direk. At siya po ang guide, ang ating babuyan dito sa pagpapakain ng sistema. Meron nga po pala akong ipapakita sa inyo yung bagong panganak kong inahin baboy. At yun po yung isang nakikita ko na magandang nakagawian ng pagpapakain. Malulusog at madali siyang makaano ng mga vitamina na mineral. Okay po, tara! Patay po dyan. Ito po yung wet feeding na ginagamit namin at madalas po ay ito po ang aming kinakagawian at epektibo at garantisado sa pagpapakain. Lalo na po sa mga inahing baboy, kailangan nila ang mas maraming tubig, mas maraming sabaw para sa pagpapadede. Kaya mabisa po ang sistema at pamamaraan ng wet feeding. Pakita. Ito na po yung mga bagong panganak namin. Bali, siya ay 3 oras pa lang sa kapanganakan. Tatlong oras pa lang nakakalipas. At kailangan po ng inahin ang talagang mas masabaw, mas matubig na pagkain para sa kapagpapadedig. Ubus niya. Ubus niya, ubus niya. Kailangan, dapat talaga yan. Bagong lahat po ay bago magpaalam ay sana ay subscribe nyo ako at pindutin ang notification bell na sa kayo na patuloy nyo ma-update ang aking pag-vlog. At huwag na rin yung kalimutan mag-like and share. Maraming salamat. Pag-usapan naman natin mga boss ay ang dalawang uri ng pagpakain sa baboy. Una ang wet feeding at ang pangalawa ay ang dry feeding. Ang wet feeding po ang pinili ko dahil ang wet feeding ay napakakatipid. Ang wet feeding po ay sa halip na 2 kilo o 1.5 kilo sa pagpapakain, ang nangyari sa aking pagkain ay 1 kilo na lang kasi binababad sa tubig yun, hinahalo siya, within 30 seconds siyang nakababad. 30 minutes rather. At siya po ay nag-expand. At madali po siyang ma-digest ng baboy. At siya po ay kumakalat agad ang kanyang bitamina sa katawan. Ang wet feeding po ay isang uri ng pagpapakain sa baboy na napaka-bisa at napaka-garantisado. Mantalang ang dry feeding po, compare, ang dry feeding po ay kapag nagbigay tayo ng dry feeding sa baboy,
unang-una ay nagkakaroon ng pagbara o mga alikabok papunta sa lungs niya, nagkakaroon ng problema. Sapagkat ang dry feeding po ay maalikabok lalo na sa mas, yung ibig sabihin yung mapino, yun po ang pagkakaiba niya. At pag na-digest po ang dry feeding ay wala ng problema siya at madali pong tumaba at kumalat sa kanyang katawan. Yun po ang napili ko at subukan rin nyo. Kasi po ako yung nag-dry feeding ay mas malaking gastos ang dry feeding. Ang ginagawa ko po sa wet feeding ay after na magpakain ako ng baboy, halimbawa sa umaga, at pagkatapos niya kumain ay sisiguraduhin kong malinis lahat ng paligid upang hindi magkaroon ng bakterya or sanhi ng amoy na masama. At magbababad po ulit ako ng isa pa uling pagkain para sa hapon. So meaning yung oras ng pagbababad hanggang sa hapon ay makakakolekta pa siya ng good bacteria. Yun po ang benefits ng pagbababad. At kapag lumagpas pa ang oras ng pagbababad, ay iwasan po natin na dahil sa ang makokolekta naman niya ay ang bad bacteria. So maraming salamat po, at baka sakaling may nakuha kayong kaunting idea sa aking mga binahaging pamamaraan, ito po ang pamamaraan ko hanggang sa ngayon na nakikita kong maganda.